Pero alam mo naman, lahat naman kasi kapag ginawa mong bisyo, talaga makaka-apekto yun sa relasyon. Oo, pag sumobra, lahat ng sobra kasi naman. Kasi pagbabasketball eh, di ba, pinag-aawayan yan eh. Lagi ka ng basketball ng basketball. Kahit naman hindi ML eh, yung malalalang na paggamit ng cellphone, pinag-aawayan yan. Yung hindi nyo na nararamdaman yung isa't isa. Lalo na kung yung isa walang hilig sa... Yung nakatuto ka lang sa telepono kasi tuwang-tuwa ka sa mga napapanood mo, mga YouTube. Tapos yung kasama mo sa bahay, wala naman siyang hilig doon. Hanggang sa nabagot na siya, hindi niya alam kung sino kakausapin niya. O, anong nangyari? Walk out! Walk out ba? Pero napag-uusapan naman yan. Diba? Pero ang masakit kasi dyan, pag-uusapan nyo, hihingi kayo ng patawad, ng paumanin sa isa't isa, tapos pagbibigyan nyo ang isa't isa, pero after a while, yun ulit ang problema nyo. Diba? Tapos, paano pag gano'n? Diba? Maliit lang naman yung problema. Hindi naman gano'ng kalaki, katulad ng pangangaliwa, diba? Panluloko. Hindi gano'ng kalaki. Pero kunyari, gano'n yung problema. Yung laging tutok sa ML, pero mag-aaway, hihingi ng patawad, patatawarin. Tapos, kung yung maliit na problema yun, paulit-ulit, dahilan na ba yun para magpaalam na? Kasi merong malaking problema, pero isang beses lang nangyari. Diba? Katulad, kunyari, nangaliwa yung jowa mo, nanglandi ng ibang tao, pero isang beses lang yun. So, maaaring hindi kita patatawarin kasi ang bigat nun. Oo. Pero kung yung maliit yung problema, pero paulit-ulit, paano yun? Ikaw? Para sa akin po, hindi naman po pangangaliwa kasi yung pag-EML. Parang libangan lang po kasi quarantine po. Parang pampatay oras lang. Siguro, hindi po siya yung magiging hadlang para maghiwalay. Kahit paulit-ulit yung nagiging problema niyo sa pag-ML? Depende po sa karelasyon niyo po. Kung maunawain. Hindi ML in particular, hindi yung paglalaro ng Mobile Legends. Yung maliit na problema pero pagpaulit-ulit. Ayun po, syempre po. Kahit maliit na problema yan, basta paulit-ulit, nakakasawa po. Ikaw? Ano? Pag maliit lang yung problema, pero paulit-ulit. Hindi. Siyempre, dun mo makikita sa tao kung gano'n mo bibigyan ng importansya yung ano eh, yung mahal mo. Di ba? Kung paulit-ulit mo siyang sinasaktan, paulit-ulit mo siyang inaaway at ginagawa yung pinagbabawal niya, talagang makakaroon kayo ng malaking problema. Diba? Kahit sino naman eh, ang jeep nga, pag napupuno, umaalis. Ang tao pa kaya. Hoy, pero hindi lahat ng jeep umaalis pag puno na. Bakit? Dahil pag wala yung driver, hindi makakaalis kahit puno na. Diba? Minsan din, diba? Puno na yung jeep, nandun na yung driver, pero hindi pa rin makaalis. Flat yung jeep. Diba? May mga dahilan kung bakit hindi ka makakaalis kahit puno na. Kung ikaw, Alex Balit, kung may mga pangyayari sa pag-iibig. Pero ikaw. Ano? Ikaw. Siyempre, I'm sure, may mga pagtatalo, may mga problema. Ako sa akin, wala sa laki o liit. Wala sa dalas o o ano. Bibitaw ako pag hindi ko na mahal. Kasi pag mahal ka, ang pagmamahal may kasamang kakambal niyan ay pasensya, pagpapatawad, sakripisyo. Pero pag hindi mo na siya mahal, di ka na magpapasensya, hindi ka na magpapatawad, hindi ka na magsasakripisyo. Pero hangga't mahal mo yung tao, meron kang dahilan para magsakripisyo, may dahilan ka para magpatawad, umunawa, 'di ba? Kaya kung mahal ko, di sige go, mahal ko 'yan eh. Pero kung hindi na kita mahal, kahit maliit pa 'yan, hindi na kita mapapatawad. Diba? Pero kung mahal kita, kahit malaki yan, kaya kitang patawarin. Dahil yung pagmamahal ko, kakambal niyan ay pagpapatawad, sakripisyo at pangunawa. Wow. Sa pagkakataon po ito ng programa ito, ay hinihimok natin ang lahat na umibig.